Magandang gabi sa inyong lahat. Lalo na sa nag-iisang CreepyMc Pancit. Nandito ako para ibahagi ang kwento ni Lolo nung nasa Guimaras pa raw siya. Ayon kay Lolo Marshall, taong 1998 ito nangyari. Ang anak pa lang nila noon, si Mama pa lang. Uso daw noon sa lugar nila, yung kapag piyesta, may mga kapitbahay ka magbibigay sa'yo ng mga ulam. Kumbaga, parte na talaga yung pagiging hospitable ng mga Pinoy. Bigayan po talaga sa mga probinsya. Kasabay doon ang unang araw ng piyesta ng taong yun, may isang kainan na biglang itinayo malapit sa may dulong parte ng baryo nila. Hindi rin kilala nila Lolo kung sino may-ari doon. Basta ang alam lang daw nila, mag-ina yun na parehong babae. Wala naman pong problema nung una sa mag-ina. Kasi sa unang beses na rin nakita at nakasalamuhan nila yung mag-ina, magalang at mabait naman daw. Kaso nga lang, para daw umiiwas yung mag-ina kapag tinatanong sila kung sino sila. Dahil unang araw nga ng pesta, parang papromo yung kainan ng mag-ina. Yung pangalan po pala ng ali ay si Aling Gemma at yung anak naman doon yung dalaga ay si Ere Jean. Isa si Lolo sa mga nag-avail ang papromo ng mag-ina nung nagpunta ro sila doon. Kasama ni Lolo ang mga kumpare niya. Lit yung kawali rin yung kinain nila. Napakarami nga raw mantika eh, pero napakasarap daw. Ang kwento sa amin ni Lolo, parang nahumaling daw bigla si Lolo sa luto ni Aling Gemma. Nag-iba yung pakiramdam niya. Para daw siyang nagayuma na hindi niya nalaman. Kinaumagahan daw kasi noon, biglang ayaw na kumain ni Lolo ng ibang pagkain. Yung luto ni Lola, bigla niya raw inayawan. Samantalang paborito niya yung mga luto ng Lola. Ang nakapagtataka pa raw, hinahanap-hanap na ni Lolo yung luto ni Aling Gemma. Nagselos na nga ang Lola ko noon eh. Maayos pa naman ang pag-iisip ni Lolo noon. Hindi lang raw talaga niya mapigilan na mag-isip na kung ano-ano. Tulad na lang ng palagay niya na si Aling Gemma raw yung pinakamasarap magluto sa lugar nila. Para bang patay na patay si Lolo sa luto niya. Yung mga kumpare naman ni Lolo, mas malala ang nangyari. Nagagalit yung mga kumpare ni Lolo kapag hindi luto ni Aling Gemma yung nakahain. Yung mga asawa nila, nagtataka na raw kung ano nangyari. Nag-iba na raw kasi yung kilo sila. Minsan pa, naglalaway daw na akala mo gutom na gutom. Sa kaso naman ni Lolo, hindi pa naman siya umabot sa ganoon. Pero hindi niya maikakaila na maging siya nababalos sa kakaisip sa mga luto na mag-ina. Ika-apat na araw ng pesta, mas dumamay na po yung babalos sa luto ni Aling Gemma. Punuan palagi yung kainan nila. Ang nakapagtataka lang po, doon ka lang makakakita ng mga malalakas kumain, pero parang matatamlay. Si Lolo naman nun, unti-unti na po siya nakaka-recover sa mga iniisip niya. Para siyang natauhan. Malakas ang hinala nila Lolo noon na may ginawang hindi maganda yung mag-ina. Kitang-kita sa mga customer nila na yung kinikilos sila. Yung mga kumakain kila Aling Gemma, sa unang tingin, wala ka agad mapapansin kasi parang normal pa rin po. Maliban na lang dun sa medyo mabagal yung kilos. Pero kapag kakausapin mo sila, mukhang bibig nila ay luto ni Aling Gemma. May nasa 10 hanggang 12 po ang naapektuhan. Base pa kay Lolo, napilitan na siya maghanap ng tao makakatulong sa kanila para malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Medyo naalaram na kasi mga taga sa kanila eh. Para na kasi silang na-addict. Hindi malaman nila Lolo kung ano ba talaga ang meron sa luto ni Aling Gemma. Kaya na makahanap sila ng albularyo, palihim nilang pinag-usapan yung mag-ina. Nag-set daw sila ng meeting kasama yung mga asawa ng biktima. Pagkatapos, sinuri ng albularyo yung isa sa kumpare ni Lolo. Habang tulog yun, kinapaka pa ng albularyo yung likod. Nang tanong nila kung para saan yun, sinabi ng albularyo na inaalam niya kung nayanggaw daw ba sila. Yung yanggaw daw po kasi ginagamitin ng pagkain. Sa pamamagitan daw ng yanggaw, yung biktima magiging aswang. Malalaman daw na nayanggaw ang isang tao kapag may tumutubo sa tagiliran. Makakapayon sa bandang kahanin ng backbone. Doon daw kasi natubo yung pakpak ng aswang.
Ilang beses kinapaka pa ng albularyo, pero wala naman siyang napala. Hindi rin niya malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Sa pagkakaalam niya kasi, Yanggaw lang yung maaaring nangyari. Para makasiguro yung albularyo, nakiusap siya kay Lolo. Bumili raw ng ulam sa kainan ni Aling Gemma. Sinunod naman daw ni Lolo. Nagpanggap si Lolo na nahuhumaling pa rin sa luto nila. Nakabili naman si Lolo, pero parang naghinala daw sa kanya yung mag-ina. Wala pa rin kasi nagtitakeout sa kanila mula nang maitayo ang kainan. Si Lolo lang talaga. Dala ni Lolo yung chicharon na binabad sa mantika. Puro prito lang kasi talaga ang tinda doon. Nagsimula na yung albularyo. Nilagay niya yung chicharon sa mangkok. Pinatakan niya ng kalamansi. Kapag daw lumambot o di naman kaya bumaho, matik daw. Yanggaw daw yun. Ibig sabihin daw, yung ginamit daw doon ay karne ng tao. Higit sa lahat, kapag ganun daw, yung gumawa daw ng pagkain na yun ay mga aswang. Paraan daw ng mga aswang yun para magpadami ng lahi. Lahat daw po sila Lolo, tahimik lang na gabing yun. Nakaabang sila sa resulta. Makalipas lang daw pong ilang segundo, wala naman daw po nangyaring kakaiba sa pagkain. Hindi bumaho at hindi rin daw lumambot yung chicharon. Pero ang hindi raw mapaliwanag ng albularyo kung ano yung kakaibang naamoy niya talaga. Hindi naman daw mabaho, pero medyo nakakahilo. Malakas ang hinala ng albularyo na mahindi talaga tama. Ang ginawa ng albularyo, binabad niya sa konting tubig yung chicharon. Tapos piniga niya na piniga hanggang sa lumabas yung mantika niya. Pagkatapos, inipon niya mantika, nilagay niya sa garapon. Kaunti lang naman po yun. Pero nung umuwi niya, kita doon ni Lolo na nagbago yung mukha ng albularyo. Sinabi ng albularyo na wala sa mismo pagkain ang problema, sa mismong mantika raw na ginagamit sa pagluto. Kumuha ulit ng panibagong kalamansi ang albularyo. Pinatakan niya po yung mantika. Ilang segundo lang daw po, nagtaka sila Lolo kasi nagbago rin yung kulay. Unti-unti rin naging kulay pula yung mantika. Tapos yung amoy, sobrang lansa. Hindi naman siya ganun kabaho, pero para po siyang dugo ng babaeng may dalaw. Kinumpirma ng albularyo na ang mag-inang Gemma at Era Jean ay aswang. Hindi pa alam ng albularyo kung anong klaseng yanggaw yun. Basta ang pagkakaalam lang niya, ginugulo na mag-inang isip ng mga customer. At yun, para maging customer nila. Kahit may alam na rin si Lolo, nagpanggap pa rin silang walang alam. Hinayaan lang doon nila muna yung mag-ina na mag-operate. Sakali lang napagplanuhan kung paano huhulihin ang mag-ina sa akto. Dahil pesta noon, kunwari, kakain sila Lolo doon. Nagpasama daw sa kanyang albularyo. Pagdating nila doon sa may kainan, hindi pa sila nakakaupo. Masama rin tingin ni Aling Gemma sa albularyo. Ganon din ang tingin niya kay Lolo. Nang umorder na sila, ang tagal na nawala na mag-ina. Para may pinag-usapan sila sa loob. Ang order nila, pritong baboy na nangingintab pa sa mantika. Unang tingin pa lang daw ng albularyo, alam na niya na hindi yun basta pagkain lang. Sa mismong harapan daw ng mag-ina, naglabas ng kalamansi ang albularyo. Nanlaki raw po yung mata ni Aling Gemma. Kaya raw dali-daling lumapit si Era Jean at inago ulit yung pagkain. Nagulat sila Lolo, pero nakaupo pa rin sila. Nagsalita si Aling Gemma noon. Sinabi niya huwag daw makailam sila Lolo kasi ayaw daw nila ng gulo. Tapos sinagot naman ang albularyo. Huwag niyong guluhin ang mga tao dito. Alam ko kung ano kayo. Basta parang ganyan daw yung pagkakasabi. Hindi na tinag yung mag-ina. Parang wala lang daw sa kanila. Nginisiin lang daw sila na parang nang iinsulto. Nagbanta pa nga raw na kapag hindi raw tumigil sila Lolo, mas lalo raw magiging malala ang sitwasyon. Pero palaban daw ang albularyo. Nagbanta rin si mag-ina na kapag hindi raw sila tumigil, sa lugar daw na yun, mamamatay sila.
Bago umalis sila lolo sa kainan, eh parang nagalit sa kanila yung ibang customer. Para yung mga yun, eh nakokontrol na ni na Aling Gemma. Kasama yung ibang kabaryo ni Lolo, pinag-usapan nila ang gagawin. Base kay Lolo, sobrang kinakabahan na sila nun. Yung ugali rin kasi na mag-ina, nagbago na, naging mga palaban. Sa huling araw ng pesta, siyempre po, ang daming tao nun. Abala ang lahat sa kasiyahan. Sila Lolo raw, nasa bahay sila ng mismong albularyo. Habang nagpaplano raw po sila, nakaramdam sila na parang may umaaligid sa labas. Nasipat daw ni Lolo na may babae na kasilip sa may bintana. Pagtingin ng albularyo sa langis na hintra ata ang tawag doon, kumukulo na raw. Indikasyon daw yun na mayroong aswang sa paligid. Nagsitayuan sila Lolo. Kanya-kanya raw po silang hawak ng pangontra. Gamit na gamit daw yun yung bawang na binabadla sa suka at sili. Pagtingin nila sa labas, nawala po yung babae. Natanong na lang nila na may babae naglalakad palayo. Hinabol daw po nila ang babae na yun. Hinala nila, yun yung anak ni Aling Gemma. Kakahabol daw po nila, nakarating na sila sa mismo kainan. Sarado daw yung kainan, pero bukas naman ang ilaw sa labas. Marami-rami naman sila Lolo nun, kaya medyo malakas daw ang loob nila. Pinungunahan sila siyempre ng albularyo. Hawak ng albularyo yung butit bagi niya. Kinatok nila yung kainan, pero walang tumutugon sa loob. Pagtingin ng albularyo sa langis niya, kumukulo daw yun. Kaya hindi sila umalis dun, kasi nasa paligid lang daw po yung aswang. Habang nakatalikod sila Lolo, bigla raw may kumaripas sa baboy na mo yung lumusob sa kanila. Nakagat pa nga raw yung isa sa kanila. Pagpalo ng albularyo na butot pagi, nakatakbo yung baboy na mo. Pero nang sundan nila, ang naabutan nila ay yung anak ni Aling Gemma sa halamanan. Walang saplot, tapos iba yung itsura ng mukha. Mahaba raw po yung tenga, tapos kulubot na rin yung mukha. Uhuli na daw sana nila eh. Pero dumating daw po si Aling Gemma. Si Aling Gemma daw po yung malakas. Nahaltak yung isa sa kanila. Mabuti na lang daw nasabuhay nila lang asin si Aling Gemma. Pagbitaw daw sa kasama nila, dumugo yung bandang leeg. Umuon kasi yung kuko. Kinuha ni Aling Gemma si Era G na walang malay. Parang papel na pinitpit niya. Tapos umakit sila sa puno. Tatakas na nga rin yung mag-inay. Kaya ang ginawa nila, pinagbabato nila. Na makaalis na yung mag-ina, hindi na lang nila hinabol. Nag-focus daw sila sa kainan ng mag-ina. Pero saan nilang pinuksan ang kainan, hinalungkat nila ang kusina. At doon nilang nakita yung drum-drum ng dugo. Base sa albularyo, dugo raw yun ng tao. At yun daw ang ginagawang mantika ng mag-ina. Hanggang ngayon, hindi malaman ng albularyo kung paano po nila ginawa. Wala naman daw silang natagpuan na karan ng tao doon. Puro dugo lang. Hinala ng albularyo. Nag-iba ng pangyayanggaw ang mga aswang. Mas mahirap kasi malaman kapag sa ganong paraan ginawa ang yanggaw. Kakaibang yanggaw daw yun, kasi hindi raw agad magiging aswang kapag nabiktima ka. Parang mababalo ka muna, tapos unti-unti mo silang sasambahin hanggang sa ikaw na mismo yung magkusang maging aswang. Yung mag-ina po, hindi na po bumalik sa baryo na yun. Kahit anino nila, hindi na rin nakita. Mukhang natakot na po yung mag-ina. Gabi-gabi na kasi nag-iikot sila Lolo. Dinaig na nga raw po nila yung mga tanod eh. Yung mga nabiktima naman, unti-unti na rin sila bumalik sa dati. Tinulungan sila ng albularyo. Medyo nakapagtataka nga, kasi yung mga nayanggaw ng mantika, wala raw silang maalala. Para talagang sumailalim sila lahat sa hipnotismo. Mula nun, naging mapayapa na po ang baryo nila. Nawala na kasi mag-ina. Sinunog daw po nila yung kainan na yun. May mga bali-balita pa naman daw eh, may aswang pa rin dun ngayon. Base pa nga kay Lolo, para mas sumadami pa nga raw sila. Pero mabuti nga na walang sinasaktan sa kanila. Yun nga lang,
May panakanak ang buntis ang inaaswang. Hanggang dito na lang po. Sana nagustuhan niyo po ang kwento ng lolo ko. Mag-ingat po tayo sa mga kinakain. Baka mamaya, hindi natin alam na yanggaw na pala tayo. Alright, good day sa inyong lahat. Sana po nagustuhan niyo ang kwento sa araw na to. Ako po ito si Paul, sa mga bago. Ako po ito si Paul, ang boses sa likod ng CreepyMc Pancit. Kung bago ka, subscribe ka na dyan at click niyo po yung notification bell para updated po kayo sa araw-araw na horror stories natin dyan. So, Everyday din po sa abot ng akin makakaya, syempre may shoutout tayo. At nagpipin po ako ng comments every stories natin. For example, sa kwento na to, may nakapin pong comment dyan sa ilalim. Tapos magreply po kayo dyan at lahat yun babasahin ko. At masyashoutout kayo the other day, the next day sa next story natin. So wala nang paligoy-ligoy pa, shoutout na tayo guys. Unang-una, si Anika07, si Glenda Capacio, Desiril Boko, kay Hex, Vincent Michael Bunao Marcelo, Crystal May, Trixie Pacho. So yun siya kung late kahapon guys ha, kasi busy talaga ako nung araw na yun. Nagpunta ako sa doctor, nagpa-check up ako, pero goods na goods naman tayo. Anyways, next si Ma'am Melanie Joshua. Shoutout po Boss Paul, heto sa mga family ko sa Tagaytay and family ko po dito sa Leomore, California. Wow, social. Heart from us, sabi daw niya. Kay Jane Salatin, kay Poke Hunter, salamat sa pagsigaw Sir Paul. Thank you din daw sabi ng GF kong si Nikki Del Moro sa pag-shoutout. Boss Paul lang sa kalam. Marcos Sashida, Rihino Aguilar, shoutout kay Renalyn L. Aguilar at kay Rainier John Aguilar. Anzel Benson Cachero, hello po Lods Paul, pa-shoutout po sa misis kong si Mads at sa mga anak ko si Narancho Amir at Amira Zeline. Pakisabihan naman pala si Rancho na ipapakain mo siya sa aswang kapag tamad magsagot ng modules niya. Hey, thanks. Taga saan ba kayo? At nang makunta ko yung mga kaibigan kong aswang na malapit sa lugar nyo. Kasi every part ng bansa, marami tayong tropang aswang dyan eh. PM mo lang ako, madam. Para naman maturuan ng leksyon yan si Renzo. Sige, madali lang yan. Rancho ah. Makinig ka kayo, mami mo. Magsagot ka ng modules mo dyan. Kung hindi, lagot ka. Okay, next si Vincent Michael Bunao Marcelo. Pakisigawan naman po yung boss namin na sa Korea, boss. Si Boss John Bay. Hindi ka maniniwalang hindi ka nakakapag Tagalog. Hehehe. Wag kami. Hindi raw sila naniniwala na hindi ka nakakapag Tagalog. Ha, wag kami. Kay John Kenneth De Otoy, kay Den Muhal, listening from Saudi Arabia. Thanks for story for today. Pa-shoutout po ulit sa aking asawa na si Jerome Patak. Nasa Saudi. Natuwang-tuwa sa shoutout mo. God bless. Mitch Setnikoni. Pasigaw po sa lamat. Nakikinig habang busy sa kusina. Ingat po always. Listening from Kuwait. Chera Cathedral, Lantoria. Shoutout po from SG. Singapore ba to? Hindi ko alam. Steve John Bautista. Hello po Sir Paul. Pasigaw naman po dyan. Dreams and Life, kay Precious Kate, Sweet Lady Centeno, Portia Inerlan, Imelda Reyes, from KSA, Riyadh, Ednalyn Tupas, Rai Rai, Kurt, Jovelyn Azares, pa-shoutout po ulit Sir Paul, Azares and Vival Family, sa aking mga magulang, Jocelyn, Roberto, kapatid na sila, Jeneline, Geraldine, Jubert, Jennifer, at sa mga pamangkin ko,
Akisha, Jason, Mary, Toweng, sa aking anak at asawa na si Joven at Ujwal. Yun, shoutout sa inyo guys. Happy listening. Francis Sablan, napacheck tuloy ako sa TikTok. Ang creepy, no? Jennifer Andrade, kay Sir Bobby Ong Sueco, Diego Uno Official, kala niya daw hitman. Malay mo bukas may hitman na. Malay mo lang naman, Boss Diego. Jana Vivas, kanina pa ako naghihintay ng upload mo, Kuya Paul. Shoutout po. Kuya Paul, flex ko ang self ko. Good girl po ako ngayon. Di ko inaway amo ko ngayon. Di ko pala sinagot. Araw-araw kasi akong sinisita eh. Siyempre araw-araw din ako sumasagot. Pero today, di ko po sila pinansin. Kaya I'm so good girl po today. Achievement po yon. Brat nga daw po ako eh. Anyway, sa Happy National Day Kingdom of Saudi Arabia. Ay, nako. Ingat-ingat si Jan, Ma'am Jana Vivas. Good girl ka lang dapat always. September 13, nakaabot ba siya shoutout? Happy birthday to my dalaga, Andrea Daniel, on September 27. Oh, happy birthday kay Andrea Daniel. Pasyang hi ka naman dyan. More birthdays to come sa'yo, girl. Carmelita Mabanag. Sabi niya, pa-shoutout po sa apo ko mag-birthday bukas, September 24, Cassandra Miel po ang pangalan. Oh, birthday din ngayon ni Cassandra Miel. Happy, happy birthday sa'yo, girl. Pakabait ka and more birthdays to come. Pa-Shanghai ka rin. Javelin Trads. Sabi ni Sir Bobby Ong Sueco, where is Dimple Sumi? Oh, nga no, parang hindi ko siya nabasa kanina. It's a miracle. Where is you, Dimple Sumis? Ay, ka lang. Check ko nga kung nabasa ko. Oo nga, wala si Dimple Sumi. Kalahin mo yun. Yung mga nagre-reply sa mga pa-shoutout, yung naghahanap sa mga ka-shoutout nila. Anyways, next. Ma'am Dimple Sumi, saan ka? Where are you? Sana okay ka lang. Kay Shai Adapo, Teresa Sosa, pasigaw po Boss Paul sa aking anak na si Azel. Lagi siya nakikinig. Oh, shoutout sa'yo, Azel. Clarice Obilio, Che Pantilla. Shoutout naman dyan sa anak kong si Aryan Pantilla. 11th birthday niya po bukas, Sabado, September 25. Baka po kasi magtambo pag hindi niyo po siya nabate. Lagi po siya nakikinig sa inyo, sir po. Sa inyo, thank you po, God bless. Uy, dami ng mga birthday ng kapansit nating this month, no? Pansin ko. Nasin niyo ba? Anyway, sa happy 11th birthday kay Aryan Pantilla. Pa-Shanghai ka naman. Pakabait ka lang. God bless. And more birthdays to come. God bless you. Pa-Shanghai ka naman dyan. Ren Labs Flash Royce. Ayun, si Dimple Sumi. Late lang siya. For the first time, medyo nasa lower part siya ng comments. Hi, Ma'am Dimple Sumi. Zaina Ramos. Sensya kung late. Alam ko, mid-date ko na to na-upload eh. Kasi sobrang busy ko talaga nung araw na yun. Anyways, okay na tayo. Sabi niya, Shaina po yung pronunciation as kay Zaina Rayos. Zaina, Shaina Ramos. Shaina po yung pronunciation ng name ko po. Shoutout po sa kapatid ko nag-share sa akin sa iyo last year. Zairin po ang name niya. More power po, Boss Paul. Next, si Anne-Lorraine Laquin. Pa-shoutout po. Anne-Lorraine Laquin. Crizel Tokias. Faith Hernandez, thank you. Marimix TV, sigaw kay Arwashan and John's Channel. Rohelita Michael, shoutout po Lord sa anak ko na kasama ko nakikinig sa mga stories mo. Love you, Jeshan Belarmino. Jay Palo, Max Samson, hello Pancit Malabon. Kay Dan Di Sulasco, Rian 391. Nako, may alma mater andyan pa din pala yan. Wow. Catherine I, Boss Paul, thank you sa mga stories mo. Hindi ako nakatulog while working. Geraldine Rinalda, yung nakikinig ako ng story. Wow, midnight, grabe, tapang ni Ma'am G. SKX 0007, Artemio Meyer, Rins Archive PH, kay Ma'am Rin, shoutout sa Ma'am Rin. Kay Happy si Kobe, Crystal Joy, kay Lorraine Ariola, Leia Anchoquia, Sandra Herrera, Sherlyn May Lansangan,
Si Yan Luke Ismael, napaka-creepy di ko napanood, sana mapanood, he joke. Nef Nefertiti. Jeracel Sutes, Rosel Kuda. Shoutout daw sa BF kung si Jericho, intro na, intro pa lang takot na. Agent Z, shoutout Sir Paul, Zunga Family, lagi nakikinig sa mga horror story mo, salamat po. And last, si Ma'am, si Pugisan Production Hinanay, shoutout kay Rerel Hinanay at kay Jessica Engay. Okay, so dako tayo sa mga members ng channel natin. Okay, unang-una si Boholana, rejoined 5 days ago. Kay Francis Ablan, joined 5 days ago. Angelica Valenzuela, rejoined 5 days ago. Kay Daddy Jano, rejoined 8 days ago. Angelito Nava, joined 9 days ago. Sara Renzales, joined 10 days ago. Alex Landero, joined 10 days ago. Isaiah Gratil, rejoined 16 days ago. Julius Laurito, joined 16 days ago. Lalaine Moore, joined 19 days ago. Kay Gemma De Jesus, rejoined 20 days ago. Dark Angel, rejoined 24 days ago. Kay Aya Eileen Vlog, rejoined 24 days ago. Andrea Gomana, rejoined 26 days ago. Butterfly Kisses, na more than a month na itong sasabihin ko, ha, na rejoined. Kay Ma'am, ibig sabihin matagal na silang joined. Sip kay Butterfly Kisses. Wait lang, naligaw ako. Kay Butterfly Kisses, kay Ma'am Brins, IKPH, Susi Matsuda, Jen Harvey Kakal, Rika Ay, Raquel Santos, Judy Tan, Emeline Orense, Gian Potpot, Richelle Aconsay, Joan Marigorantes, kay Miss M, Martes Newton, Christine De Leon. Okay guys, maraming salamat po sa pag-join. Alam ko hindi ko po nabibitaw yung mga membership contents natin, pero pasensya na po guys. Sobrang busy ko lang po talaga. Pasensya na po. At saka medyo nung lately kasi nitong mga nakaraang months, medyo nagka-problema tayo sa health. Pero ngayon, goods na goods na tayo. Kahit may problema tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo sa upload. Kaya hindi rin ako nakapag-upload ng Hitman kasi nga, medyo maraming gumugulo sa isip ko. At the same time, dami nating pinagkakabalahang iba. Anyways guys, goods to go na tayo. Sinisikap ko na po matapos yung Hitman. Ay, yun lang. Anyways guys, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Sana nandyan pa rin kayo forever. Kasi pag forever kayo nandyan, forever din tayo. Yun lang guys, have a nice day and hope to see you again sa next story natin tomorrow. Sana may Hitman na bukas. Wish ko lang matapos ko yung Hitman. Para gin na tayo. Marami naghahanap, alam ko eh. Thank you guys. And as always, like, share, comment, and subscribe. Mac Pancit out. Love you all.